Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Isang magpagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo, ang aking pong bati. At welcome po muli sa ating tao ng online sambang gabi. Purihin po ang Diyos sapagkat mayroon po tayong ganitong gawain na kung saan po ay sa loob po ng siyam na consecutive nights na sama-sama po tayo na sasamba sa Diyos through online worship. Alam natin na ang ganitong pagkakataon ay talagang ginamit din po ng Diyos upang maging pagpapala po sa kanyang gawain na bagamat tayo ay layo-layo ng lugar, ngunit dahil nga po sa ganitong platform ay nagagawa po ng Diyos na mapagsama-sama tayo, mapag-isa tayo ng kanyang espiritu, mapag-isa ng kanyang presensya, at sa pamamagitan po ng online sambang gabi ay sama-sama po tayo na sumamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Kaya purihin ang Panginoon. At ngayong taon pong ito, ang ating tema para po sa ating sambang gabi ay hango po sa isa sa pinaka-familiar na verse mula po sa Bible. At ito po ay sa John 3:16. Ang sabi nga po, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ang sabi po sa mabuting balita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At ang ating pong tema mula po sa para po sa ating sambang gabi ngayong taon na ito ay You Are Loved. At yan nga po ay halaw dito po sa ating passage na binasa. And when people think of Christmas, ang immediate po na pumapasok sa isip ng marami ay gifts, parties, festivities, and many other things na nagpapaalaala kung ano ang Pasko. But sa atin po na mga mananampalataya, sa atin po na nakakaunawa na salita ng Panginoon, alam po natin na ang Pasko ay higit doon sa mga bagay na aking nabanggit. Sapagkat ang Pasko po, it is about the love of God who sent His Son Jesus to die for our sin. At totoo naman po na when you think of Christmas, ang isang maliwanag na mensahe na daladala nito para sa ating lahat ng mga tao ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Christmas is God telling us, "You are loved." At wala na pong malinaw o maliwanag na mensahe pa na hatid ang Pasko, kundi ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. Love is the reason why God sent His only begotten Son to the world. Love is the reason why Jesus offered His life to die on the cross for our sin. At yan ang nilalaman ng John 3:16, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, whenever you think of Christmas, think of the love of God for you. Why? Because you are loved. Yes, Christmas means you are loved. Mahal tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Kaya meron po tayong ipinagdiriwang na araw ng Kapaskuhan. At yan po ang Pasko. It's about God's love for mankind. God's love for you and me and the whole world. At pag tinignan po natin ang pag-ibig na ito ng Diyos, masasabi natin na ito ay kahanga-hanga, admirable. At siguro kung i-describe natin ito in one word, ang masasabi natin sa pag-ibig na ito ng Diyos ay grabe. Yes po, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ay pinahayag at pinaunawa niya sa pamamagitan ng unang Pasko nang suguin niya ang ating Panginoong Hesus na ipinanganak doon sa Sabsaban. Bakit siya ipinanganak sa Sabsaban? Sapagkat
kinailangan niyang maging tao upang sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan ay mamatay siya o ialay niya ang kanyang sarili para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa kasalanan. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa bawat isa sa atin. Sa inyo, lahat tayo ay makasalanan, pero inibig tayo ng Diyos. Kaya sinugo niya sa atin ang ating Panginoong Jesus upang siyang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ganyan po, kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit po grabe ang pag-ibig na ito? Kasi nga po, kung pag-aaralan natin mabuti itong talata, nasabi, God so loved the world. So, pansinin niyo po, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na inibig niya tayo, ang sanglibutan. At sino ba ang sanglibutan ito? Tayo po ay mga makasalanan. At ang sabi nga po dito, unlovable. Pag sinabi po kasi yung pag pinag-aralan po natin dito yung salitang world, for God so loved the world. Yung world dito ay tumutukoy sa mga tao na hindi kaibig-ibig. Mga tao na masasama, makasalanan, mga rebelde, full of moral darkness, sinners. Tayo po yun, tayong lahat ng mga tao na makasalanan. Mas madali sana nating maunawaan ang pag-ibig ng Diyos na inibig niya ang tao kung ang tinutukoy dito ay mga taong kaibig-ibig. Ngunit hindi po. Bagkos ang tinutukoy po dito ay yung world dito o yung mundo dito, sanglibutan, ay walang iba kundi mga tao na makasalanan, kayo at ako, na alam nating tayo po ay napahiwalay sa Diyos. Tayo ang inibig ng Diyos, na kahit hindi pa tayo kaibig-ibig, kahit na wala pang bagay na maaaring magustuhan ang Diyos sa bawat isa sa atin, dahil tayo nga pong lahat ay mga makasalanan. Pero sabi ng banal na kasulatan, inibig na tayo ng Diyos. Gayon ang pag-ibig na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kumbaga, there was nothing in us that is lovable. In fact, ang sabi nga ng banal na kasulatan, walang sino man sa atin ang matuwid. Lahat tayo ay makasalanan. Pero ganun pa man, ipinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin kahit tayo'y mga makasalanan pa. Yan po ang sinasabi ng Romans chapter 5, verse 8. Ang sabi po, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, kahit nung tayo ay mga makasalanan pa. There was nothing good in us, yet God loved us so much by making His Son Jesus to be sin for us, upang sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus doon sa krus para sa bawat isa sa atin, ay maligtas tayo mula sa kapahamakan ng kasalanan. Yes, brothers and sisters, mga minamahal, we are loved by God. At yan po ang mensahe ng Pasko, God's great love for all of us. God so loved all sinners, lahat po. At alam naman po natin na lahat ng tao, walang sino man po na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng Roma, Kapitulo 3, talatang 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang lahat po ay makasalanan. Ganun pa man, minahal po tayo ng Diyos at yung pagmamahal na yun ay hindi po dahil sa tayo po ay mga mabubuting tao. No! Kaya huwag po nating isipin na kaya tayo minahal ng Diyos ay dahil sa ating mga kabutihan o dahil sa tayo ay mga mabubuting tao. Hindi po. Alam naman po natin, maliwanag po ang banal na kasulatan. At ito po ay talagang katotohanan po na walang sino mang matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat po ay nagkasala. At dahil
lahat ay nagkasala, walang karapat-dapat na humarap sa Diyos. At wala din karapat-dapat upang tayo ay hanguin sa ating kasalanan. Walang tao na sino man na pwedeng mag-represent sa atin sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. Ngunit sabi ng Biblia, dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya sinugo niya ang ating Panginoong Hesus upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, hindi maparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba grabe ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin? Totoo po, talagang grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit nung tayo ay mga makasalanan pa, nung tayo ay hindi pa kaibig-ibig, nung tayo ay mga swail, mga rebelde, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, hinanap tayo ng pag-ibig ng Diyos upang tayo ay papanumbalikin niya sa kanyang kalooban. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, anuman ang nagawa nating kasalanan, gaano man karami ito, gaano man kalaki, o gaano man karumi, but because of God's great love for all of us, dahil sa grabing pag-ibig ng Diyos sa atin, He will not close heaven for us. Yes, no sin too great can shut heaven for mankind. Nung ang kasalanan ay humadlang sa ating kaugnayan sa Diyos, ano po ang ginawa ng Diyos? Again, sabi nga po dito sa ating passage, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang gumawa ng hakbang upang tayo ay muling makabalik sa Kanya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus na umako ng ating mga kasalanan. He sent the Lord Jesus Christ to reconcile us back to Him through His death on the cross. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, kaya siya kailangang maging tao sapagkat sa kalagayang Diyos, hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Pero ang Diyos ay pwedeng magkatawang tao. At bakit niya ito ginawa? Upang sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao ay makaranas siya ng kamatayan. At ang kamatayan na yon ay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya makikita po natin ganoon kadakila ang pag-ibig na ito ng Diyos na pinadama sa atin. At nangyari ito nung unang Pasko. God will not let anything come between us and His love for us. Kaya nung ang kasalanan ay humadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao, ang Diyos pa rin ang gumawa ng hakbang upang ang kasalanan ay kanyang sa pamamagitan ng kanyang pagsusugo ng ating Panginoong Hesus ay ang kasalanan inako ng ating Panginoong Hesus upang ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo na ating Panginoon na isinugo ng Diyos para sa ating kasalanan, yung hadlang na kasalanan ay naalis. At dahil dito, we are reconciled back to God. Yan po ang sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 20. Inibig ng Diyos na ang sandaigdigan ay magkasundo sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Ganyan po kadakila, ganyan po kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. We are loved by God. Kaya kung ang ginawa ng Diyos para sa atin na kahit hindi pa tayo kaibig-ibig, kainibig niya na tayo, wala pa tayong mga kabutihang ginagawa para sa Diyos, ipinadama niya na sa atin ang kanyang pag-ibig. Isinugo niya ang ating Panginoong Hesus para ialay ang kanyang buhay doon sa krus para sa atin. Kaya napakaliwanag po ng ginawa ng Diyos na ito para sa atin, na ito ay kapahayagan ng kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Sapagkat tunay nga po na anumang hadlang, walang anumang magiging hadlang, maging yung kasalanan, ang Diyos ang gumawa para po
ang kasalanan ay hindi na maging hadlang sa ating paglapit sa Diyos. Yes, gaano man karaming kasalanan, gaano man kalaki o gaano man karumi, hindi na po ito magiging hadlang sa atin. At ang maganda, mga kapatid sa Panginoon, sabi nga, may isang song na ang sabi, "There is nothing you can do," o "There's nothing that you've done that can make Him close the door. There's nothing you can do to make you love Him or to make Him love you more." Kumbaga, sinasabi ng, actually ito ay isang kanta doon sa, ng Hill Songs na, "There's nothing you can do to make Him love you more, and nothing that you've done that can make Him close the door." Ginawa ito ng Diyos na inalis niya yung hadlang, yung kasalanan. Bakit? Kasi ang nais niya, ang bawat isa sa atin ay muling makabalik sa Kanya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. We can be reconciled back to God sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus na isinugo ng Diyos. At ito'y mangyayari sa pamamagitan po ng ating pananalig sa ating Panginoong Jesus. Dahil po yan sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay nakakapanumbalik na po sa Kanya pong kalooban. At ginawa po ng Diyos ang lahat upang tayo po ay makalapit sa Kanya. Kaya wala na pong anumang hadlang, ang parusa ng kasalanan, inalis niya, ipinataw niya po yan sa ating Panginoong Jesus upang sa gayon, tayo po sa pagharap po natin sa Diyos ay wala na pong anumang parusa na naghihintay, wala nang penalty sa sino man na nanalig sa ating Panginoong Jesus. Now, para po maintindihan po natin itong pag-ibig na ito ng Diyos sa atin, we have to realize, mahalagang bagay po na maunawaan natin, itong pag-ibig na ito ng Diyos ay dahil sa ating pagiging makasalanan. Ipinadama ng Diyos sa atin ang Kanyang pag-ibig upang tayo ay hanguin doon sa ating kalagayan bilang mga makasalanan. Bakit po? Sapagkat bilang makasalanan, alam natin na mayroong parusa sa bawat kasalanan. So we have to realize that we are a lost sinner. At bilang lost sinner, kapag naunawaan natin na tayo ay isang makasalanan, maunawaan din natin kung gaano kadakila ang pag-ibig na ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Malalaman mo sa iyong buhay na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, lagi Kanyang hinahanap. Hinihintay Kanya na magbalik sa Kanya. Hinihintay ka ng Diyos na ibalik sa Kanyang pagmamahal. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Bagamat tayo nagkasala, nais ng Diyos na tayo'y papanumbalikin niya sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo Jesus. In fact, even from the time of Adam and Eve, we can see this great love of God na nagmanifest doon sa pag-ibig ng Diyos kay Adam. Na nung si Adam ay nagkasala, makikita po natin, God still sought for him. At nung panahon na si Adan ay nagkasala, Adam readily knew or felt the effect of sin in his life. Because for the first time in his life, he felt such great fear before God that he cannot bear to face God after they sin. So ano po ginawa nila? They hid from God. Sapagkat nung pagkakataon na yon na sila'y nagkasala, naroroon yung matinding takot na naramdaman nila sa Diyos. Hindi pa po ito yung kamatayan, yung takot pa lamang, sapagkat mayroon silang nagawa na labag nila ang kalooban ng Diyos. Pero maganda, mga kapatid sa Panginoon, sabi po ng Genesis chapter 3 verses 8 and 9, bagamat nagkasala si Adan, hinanap pa rin siya ng Diyos. At ang sabi po, sa pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halaman ng si Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. So dahil po doon sa kanilang ginawang kasalanan, na noon lamang nila naramdaman yung matinding takot na yun dahil may nalabag sila, they have this great fear
before God that they cannot face Him face to face. Kaya ang ginawa po nila, nagtago sila. Pero ang maganda, sabi sa verse 9, datapwat, pansin niyo po yung word, datapwat, tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? So nagkasala si Adan, pero nandun pa rin ang Diyos. Tinawag si Adan. Ang sabi nga po sa Ingles, sa verse 9, but the Lord God called to the man, where are you? If you will try to analyze ito pong paghahanap na ito ng Diyos kay Adan, na sinabi niya, saan ka naroon? Ito pong paghahanap na ito ng Diyos ay hindi po ito paghahanap na katulad ng isang pulis na naghahanap ng isang takas na pusakal na kailangan niyang parusahan. Hindi po ganon ang makikita natin dito na damdamin na mayroon ang Diyos para kay Adan nung panahon na iyon. Kundi yung paghahanap na ito ng Diyos ay katulad ng isang magulang, isang broken-hearted na ama na hinahanap ang kanyang nagkasalang anak. Nandun ang ating Diyos Ama. Totoo po na alam ng Diyos yung ginawa ni Adan. Alam ng Diyos kung nasaan sila, sapagkat siya po ay Diyos. Ngunit nung tinanong niya si Adan na, nasaan ka? Saan ka naroon? Hindi po ibig sabihin, hindi niya alam ang kanilang kalagayan, kung nasaan sila, o kung anong kanilang ginawa. But God, dun sa pagkakataong ito, He was waiting for Adam to be honest and admit of his sin. Ngunit sa halip na gawin ito ni Adan, siya po ay nagtago, sapagkat for the very first time in his life, he has this great fear at natakot siya na humarap sa Diyos. Kaya nagtago po sila. Kaya hinanap sila ng Panginoon. Saan ka naroon? Ito pong paghahanap na ito ng Diyos ay paghahanap upang si Adan ay muli niyang papanumbalikin sa kanya na naroon, handa siyang tanggapin sa kabila ng kanyang nagawa kung ito lamang ay kumilala sa kanyang pagkakamali. Ngunit alam natin na hindi po ito ginawa ni Adan. Kaya kinailangan po sila na hatulan ng Diyos, kasama po yung ahas. Pero ang makikita po natin dito sa paghahanap ng Diyos na ito, kahit na nagkamali si Adan, nandun pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang unang humanap kay Adan upang siya ay katagpuin at sikapin na siya ay mapanumbalik sa kanyang pagmamahal. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos. Hindi po niya nais na tayo po ay mapahamak. Kaya talaga pong hinihintay niya tayo na magbalik loob sa Kanya. Katulad din po yan noong talinghaga ng ating Panginoong Jesus doon sa Lucas chapter 15, na kung saan ay ibinahagi niya ang talinghaga patungkol sa isang Panginoon na mayroong isang daang tupa na nawala ang isa. At ayon po doon sa tinuro ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, sino sa inyo ang mayroong isang daang tupa na nawala ang isa ay iniwan ang 99 upang hanapin ang isang nawawala? Ito po ay nagtuturo din po sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Subalit hindi natin ito maunawaan, itong pag-ibig na ito ng Diyos na inilalarawan ng Panginoon dito po sa Luke chapter 15 sa talinghaga ng nawawalang tupa. Hindi po natin mauunawaan ang kwentong ito kung hindi po natin makikita ang ating mga sarili na tayo yung isa na nawala, isang tupa na nawala, na hinanap ng Panginoon. Malibang makita natin ang ating mga sarili na katulad din po tayo ng Panginoon ng sa kwentong ito, na tayo yung nawawalang tupa at hinanap po tayo. Ano po mararamdaman natin? Kung ikaw yung nawala na yon at hinanap ka, iniwanan ng Panginoon ang 99 at hinanap ka, nag-iisa,
ano po ang mararamdaman mo? Di ba ang mararamdaman mo, ikaw ay mahalaga kasi hinanap ka. Ikaw ay special. Iniwanan yung 99 dahil ikaw ay napaka-importante. Kung tutuusin, what is one compared to 99? Masabi po natin na pwede nang ituring na yung isa na yun na insignificant. Anyway, mas marami naman yung 99. Kaya pwede nang hindi nahanapin yung isa. Ngunit hindi po ganon ang Panginoon sa kwentong ito. Ang sabi, iniwanan niya yung 99. Bakit? Kasi kahit na yung 1% ay parang insignificant. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ipinapakita niya sa atin na ang bawat nawawala ay mahalaga. At hinahanap ng Panginoon at nais niya na ibalik sa Kanya, papanumbalikin sa Kanya. Ang action na ito ng Master ay kapahayagan ng katulad ng pagmamahal ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya hinahayaan na tayo ay lubusang mawalay sa Kanya. Kaya nga po anong ginawa niya? Sa kabila na tayo ay nagkasala, tayo ay nawala na katulad ng tupa, naligaw na katulad ng tupa. Sabi ng banal na kasulatan sa ating pong passage, isinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan po ng ating pananalig sa ating Panginoong Jesus na Siyang namatay para sa ating mga kasalanan ay hindi po tayo mapahamak, hindi tayo maparusahan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang mabuting kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hinanap po tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo po'y mahalaga sa Diyos. Mahal po tayo ng ating Diyos. Yes, Christmas is about the message of God's love for all of us. At yan po ay mauunawaan nating mabuti sa katotohanan na tayo pong lahat, tayo po yung makasalanan na inibig ng Diyos dito. Hinanap po tayo ng Diyos upang papanumbalikin sa Kanyang kalooban. Kaya ngayon pong Kapaskuhan, kapag ka po inisip nyo ang panahon na ito ng Pasko, ang una-una po na aking suggestion na dapat po pumaloob sa inyong isipan ay hindi po yung mga festivities, hindi po itong mga tinatawag na mga symbols of Christmas. Actually, mga symbols lamang po ito. Kumbaga, kung aalalahanin po ninyo ang Pasko, ang unang-unang dapat pumasok sa inyong isip ay yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. At kung kayo naman po ay tatanggap ng iba't ibang mga regalo sapagkat yan po naman ay naging tradisyon na rin po sa atin, kung ito man ay material gifts o pera or whatever gifts that you will receive, let those gifts remind you of God's great love for you. Na sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, sa bawat isa sa atin, yung mga symbols of gifts na inyong matatanggap, be reminded that it symbolizes God's great love for all of us. Kaya ibig sabihin, maaaring tumanggap kayo ng mga regalo na yung iba na mga regalong ating tinatanggap minsan ay gusto natin, yung iba naman ay parang kung yan man ay minsan mali ang size o kaya hindi mo gusto ang kulay o hindi mo gusto yung klase mismo nung iniregalo sa'yo. Pero ganun pa man, higit doon sa ibinigay sa'yo, ito ay maging simbolo o paalaala sa'yo na mayroong dakilang regalo ang Diyos para sa'yo na talagang kailangan mo na angkop sa'yo. Bakit? Sapagkat ang tunay na kailangan natin ay ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. At yan ay ginawa ng Diyos para sa atin. Sinugo niya ang Kanyang bugtong na anak, Kanyang tanging regalo sa bawat isa sa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos.
upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, let these gifts be a reminder, maging simbolo ito ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At purihin natin ang Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, na dahil sa kanyang pagmamahal, hindi po siya nangimik na isugo ang kanyang kaisa-isang anak, kanyang bugtong na anak, upang gawing kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya purihin po ang Panginoon, salamat po sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Christmas is about God's great love for all of us. Christmas means you are love, and you are loved by God. Purihin po ang ating Panginoon. Let us go to God in prayer. Our Heavenly Father, we thank you so much for your great, great love that you manifest through our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat sa dakilang pag-ibig na ito, na alam namin, bagamat hindi kami kaibig-ibig, na nung kami mga makasalanan pa, ay inibig mo na kami, sapagkat nais mo na ang bawat isa sa amin na hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming pananalig sa aming Panginoong Jesus. Kaya ngayong Kapaskuhan, we remember your great love for all of us, O God. Nagpapasalamat kami sa iyo sa dakilang regalo na amin ang natanggap. At yun ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Kaya salamat, O Diyos, kung meron man kami mga regalo na natatanggap, ito ay simbolo lamang ng dakilang ginawa mo para sa amin. Ngunit kailanman hindi matutumbasan ni mahihigitan ng mga regalo na ito ang ginawa mo na sa amin, sapagkat walang makapapantay sa dakilang pag-ibig na pinadama mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Kaya, O Diyos, patuloy na niaalay po namin sa iyo ang aming mga buhay at patuloy ka namin paglilingkuran. Patuloy po kami, Panginoon, na susunod sa iyong kalooban, sapagkat alam namin, O Diyos, ang aming buhay ay pag-aari mo. Kaya ikaw, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. And as we celebrate this Christmas, Father God, patuloy na maalaala lagi namin, laging lumagay sa aming mga isipan ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan. Tinataas ka namin. Dinadakila ka namin. Hallelujah. Amen.